So, hi guys. Ito na naman, gagawa na naman tayo ng video. Ngayon, papakita ko sa inyo yung ating mga alaga. Nandito ako ngayon sa rooftop. Medyo mainit kasi dito. So, kung napapansin nyo, medyo umitim tayo kasi gumawa tayo dito sa rooftop. Lalagyan na kasi itong tambahin natin ng bubong. So, ayan. Nilagyan namin siya ng mga poste tsaka yung biga niya. Ayan po. Share ko lang. Kaya pala tayo pumunta dito kasi medyo maingay dun sa bahay. At kumuha na rin tayo dito ng ito, mga wire na gagamitin natin sa enclosure. Ayan. Kasi yung alaga natin, mga hamster yon. So nakakatakas na sila dun sa ginawa natin pasamantalang kulungan nila, no. Kaya ngayon ililipat natin sila ng enclosure. Yung mga daganto, maliliit pa sila, pero ngayon magtutumans na sila, kaya medyo makukulit na at gusto na nilang tumakas. Samahan niyo ako, ilipat sila ng enclosure. Tara guys. So ayun guys, ito nga pala yung gagawin nating enclosure nila. Kung napapansin nyo, nilagyan ko na siya ng guwit dahil lalagyan natin siya dito ng screen para makahinga sila sa loob. Tsaka binutasan na natin, bubutasan natin sila dyan. Yan yung mga mark para hindi tayo malito sa pagbutas mamaya. Naganap nga pala ako ng clear na ganito pero wala akong makita, kaya ito na lang yung binili ko. So, bubutasan ko muna itong ating enclosure. A few moments later. Ayan guys, nabutasan na natin siya. Ayan. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng screen. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng mga butas para madali natin lagyan ng wire. So guys, ito na yung ating DIY na enclosure ng ating mga alagang hamster. So, ayun, nalagyan ko na siya ng screen dito sa labas. Tsaka dito din sa kabila. Yan. So, next natin na
lalagay is yung water dish nila. So DIY din to. Yung bote ng Yakult, nilagyan ko lang siya ng sa MP hindi sa mayunan, tas yung Jolin sa loob. So yung purpose na itong Jolin ay para pag nakataob siya, hindi siya matatapon yung tubig, at pag iinom lang sila, dun lang lalabas yung tubig niya. So kakabit na natin to, pati itong hide nila. PVC pipe lang to, para meron silang tagoan sa loob. So ilagay na natin. So ayan na guys, ito yung ating DIY enclosure ng ating hamster. Guys, itong mga oil natin, dito natin binuhol sa labas para pag sa loob kasi baka masugatan yung mga hamster natin pag sumabit sila sa mga wire na ganito. Kaya dito natin sila sa labas ibinuhol. Ayan. Saka dito, hindi ko siya masyadong binuhol para yung itong tubigan nila, madali nating makukuha pag wala na siyang laman. So, mamaya lalagyan natin ito ng laman. So, ayun guys. Pasensya na, medyo maingay. Ayun sila. So, lalagyan natin ng kusot. Itong kusot nila. Kakalit lang natin dito. So, pasensya na guys. Hindi pa kasi ako. Hindi kasi ako pro na nag-aalaga ng hamster. Kaya hindi ko pa alam yung iba na ginagawa. So sa mga pro dyan, pasensya na kung mali yung ginagawa ko. So tas itong kahoy, sama na rin natin to. Na-try ko na rin to pero wala namang nakitang bad effect. Kaya lalagay natin to, sama natin to dito. Yan. So dagdagan natin yung kusot para sa nila. Lagyan natin ulit na ito para dumami yung kusot, para malambot yung kanilang enclosure. Siguro yan. Tapos kunin natin yung kanilang nilagyan ng pagkain. Tabi muna natin ito. So ito na yung isa. Yan, gustong gusto niyang lumipat. So lalagay natin siya dito. Yan.
AI. Lagyan na natin dyan sa bagong closure nila. So ayun siya sa mga body. Tagsin natin ito isa. So ayan, ito yung isa. Ayan, medyo natatakot siya. Sama na natin ito. Medyo malikot. Ayaw niyo pa ito. Una natin itong kanyang wheels. Kanilang wheels. So, lagay muna natin ito. So, kaya maganda. Ito na lang. Para. Ayan. Parang masikip. Ganyan na lang. So medyo maliit yung kanilang enclosure. So ito na yung isa. Ayan. Ito na sila. So yung wheels nila nasira kasi kaya nilagyan ko muna ng wire. Ayan. So bibili na lang tayo pag may budget na. Ayan. Lagay ko sa tapos lalagay ko na tong kanilang pagkain. Ayan, dyan ko na lang yan. Pagkain pala nila ay ito. Nakalimutan ko yung tawag dito pero parang pellet yung tawag dito. So yan, lagay na natin dyan. Sunod natin. Medyo mahirap mabuksan ah. Oh, talakas ka pa. Baba. Baba dyan. Nagyan natin. So yan. Yan. Kanyang bagong enclosure. So again, di po ako pro na nag-alaga na ito pero tatry natin. Ang pinapakain ko nga pala sa nila is minsan ay mga gulay, carrots, patatas, tsaka pechay.
basta gulay minsan. Tapos ito. So yun, nakukulit na nila. So naabot pa rin niya. Medyo maliit nga itong lalagyan natin. Ito nga palang isa is female. Itong gustong tumakas. Then itong isa naman is male. Yan. Apat nga pala sila nung una. Yung dalawa nakatakas. At di ko na alam kung saan nagpunta. Yun, di na natin nakita. It's dalawa na lang sila natira. Yan. So, sana madagdagan. At balita ko mabilis naman sila magparami. Kaya good news yun. Yan ang ginagawa niya dyan. Baka baguhin ko tong isang to kasi that ginoobligo siya. And kasi yung inangat-ngat nila, so kaya nila tong sirain. Kaya sa susunod dodoblin natin to. So yan. Gusto niyang tumakas. So ayan, pampatanggal stress. So ayan, nalipat na natin sila ng kanilang enclosure. Pagpahingin na natin sila. Antakpan natin, baka tumakas pa sila eh. So yan. Dito na natin tatapusin ang ating video. Shout out nga pala kay La Boss Yayay. Kalye Tres. What's up? Yon. And yun lang. And see you next video. Goodbye.